Kwento ng pag-ibig ni na Luke and Regina, Chapter 6. Maaring sa paningin ng ibang tao ay mag-asawa sila dahil nasa ibaba ng cart ng bagahe niya si Charlene, habang itudutulak ni Luke palabas ng naiya ang baggage cart. May kuilang beses na lumingon si Regina at hinahanap ng mga mata si Angelo Chan, subalit na hindi na niya nakita ang aninan nito sa maliit na airport ng naiya. Mula sa dalawang taong mahigit na panirahan sa ibang bansay, nanibago siya. Alas 10, pasado na ng gabi at malinsangan. Muli siyang nanigurado at nilanga ang paligid, subalit wala talaga ito. Siguro ay nagkataon lang na nagtungo ito ng Maynila at kaya siya napagukulan ng pansin dahil napupunan nito ang takot at pag-iwas niya sa tuwing nagtatagpo sila. Napukaw niya marahil ang curiosity nito. Maaring nag-aalala siya ng walang kadahi-dahilan. "Thank you so much, Luke," wika niya rito. "We can part ways here." At iniabot niya muli ang halaga ng binayaran nito sa hotel. Sa pagkakataong iyon ay tinanggap ito ng lalaki. "I'd like to see you again, Regina," wika ng lalaki sa seryosong tinig. "It isn't every day that you meet a famous Eurasian model." Gumanti siya ng tipid ng ngiti. Kung marahil sa ibang pagkakataon sila nagkakilala nito'y, baka ikagalak niya ang sinabi ng lalaki. Subalit matapos ang nangyari sa kanila ni Xander, ay wala pa siyang intensyon para mag-entertain ang lalaki. "I have resigned from my job, Luke. Hindi na ako modelo ngayon." Umangat ang mga kilay ng lalaki. "Iniwan mo ang isang prestigious and high-paying job? You've got to be kidding." Nagkibit siya ng balikat. Bumaba ang tingin kay Charlene. "Siguro ay magiging yaya muna ako ng pamangkin ko pansamantala." Hindi niya tiyak kung lumabas sa tinig niya ang kapaitan sa pagkaalala kay Xander. "Si Charlene ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign sa trabaho mo o dahil sa iskandalong nangyari sa iyo sa Paris?" he asked sarcastically. At bago pa siya makasagot ay sinundan nito ang tanong. "Do you really enjoy the cause of some unfortunate men's letdowns?" Manghang nahinto saglit sa paglakad si Regina. Sa kaibuturan ng dibdib niya ay gusto niyang sabihin ditong mali ang paniniwala nito tungkol sa kanya. Naroon ang desperation na sabihin ditong she wouldn't let a man down once she had given to him all she had to give, meaning love and trust. "You're wrong, Luke." Bahagyang gumagaralgal ang tinig niya. "I was the one who was let down. You shouldn't always believe what you read in the papers. But anyway, I don't really have to explain myself to you or anyone. Wala akong pakialam sa opinion ng iba, maliban doon sa mga taong malalapit sa akin." Naroon ang kuryosidad sa mga mata ni Luke nang titigan siya. "At sino ang taong malapit sa iyo, Regina? Ang photographer boyfriend mo ba? Nasaan na siya? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi ng Pilipinas? Did he let you down matapos ang iskandalo? That, after all, when things get rough, ay hindi ka niya madamayan." Humugot siya ng paghinga at bumilang ng 1 hanggang 10 bago nagsalita. "I want us to part as friends, Luke. Kahit papaano'y malaking tulong ang ginawa mo sa amin ni Charlene. Kung wala kayo baka kung ano na ang nangyari sa pamangkin ko. But it seems hindi mo gustong maghiwalay tayong magkaibigan." Isang ngiti ang pinakwala ng lalaki, ngiting hindi umabot sa mga mata. "Diyan ka nagkakamali, Regina. Goodbye, Luke." Itinaas niya ang mukha at tumalikod, hindi na gustong humaba pa ang usapan nila. Kinawayan ng isang taxi na nakaparada na sa tabi ng parking area. Agad namang lumapit ito. Itunulak niya palapit sa rampa ang cart ng buhati ni Luke si Charlene at binuksan ang pintuan ng taxi at ipinasok ang bata. "Get in. Ako nang bahala sa maleta." Pagkasabi niya ay binuhat nito ang maleta niya at dinala sa compartment ng taxi. Ang driver ay naroon na at binuksan ito. "What are you doing?" Nalilito at naiinis siya sa ginagawa nito. "I said, I want to see you again, Regina. At ginawa ko na rin lang ito, ihahatid na kita sa inyo."
Naroon ang pasensya sa tinig nito pero hindi ng mga mata na tila nagbabadya ng pagkabagot at iritasyon. Now, please get inside. Maluwag nitong binuksan ang pinto ng taxi. Napilitang sumunod ang dalaga, expecting him to sit beside the taxi driver. Subalit kasunod niyang pumasok ang binata. Umusog siya palapit kay Charlene na lumuhod sa upuan at iniikot ang paningin sa labas ng bintana. Where to? Lingon nito sa kanya. Hindi siya makasagot, nag-aalanganin kung tamang pahatid siya sa estrangherong ito. Nang muling bumulong si Luke, ang hininga nito sa tenga niya ay tila apoy na naglandas sa buong katauhan niya. Quezon City, New Manila. Tila siya tau-tauhang sumunod sa pagpupuyos ng loob niya. Ibinigay sa driver ang buong direksyon habang aware sa pagkakadikit ng balikat at braso ni Luke sa kanya. Luke gave her a satisfied smile. Hindi mo kailangan gawin ito, aniya makaraan na ilang sandaling katahimikan. Hindi pa rin naalis sa isip ang mga sinabi nito. Sobra-sobra na ang tulong na ginawa mo para sa amin. Saan ka umuwi? Wala sa loob niyang tanong upang iiwas sa kanya ang topic. Green Hills. Inaasahan niyang dudugtungan ni Luke ang sagot nito, subalit hindi na kumibo ang lalaki. Hindi niya napigil ang muling pagtatanong niya. Hindi ka mukhang Pilipino, ano ang... Dito ako sa Pilipinas ipinanganak. So that makes me a Filipino, di ba? Agap nito sa patamad na tono. I have foreign bloods in my veins though. Do you have business in Hong Kong? If you don't mind my asking. Oh, I mind. He said dryly at nilingon siya sandali. But to satisfy your curiosity, yes. Family business that I manage and it's mostly buy and sell. Nahimigan ni Regina na hindi gusto ng lalaking pag-usapan ang tungkol sa sarili nitong buhay. She sighed at binalingan ang bata at nilaro-laro ang buhok. Hanggang sa makarating sila sa kalye nila ay walang namagitang usapan. Stop! Itigil mo, mamang driver! Prante kong utos niya sa taxi driver na marahang nagpreno. Lumampas ba tayo? Tanong ni Luke. Hindi. Sunod-sunod ang kabasa dibdib niya. Tingnan mo ang lalaking nakatayo sa taxi na nakaparada sa ikatlong bahay mula rito. Iyong nasa tapat ng light post. Sinundan niya ako hanggang dito. Ang susunod na bahay ay ang sa amin na. Hindi niya maikaila ang takot sa tinig. Mabilis niyang kinalong si Charlene. Mamang driver, umalis po tayo rito. Bilisan nyo. Mamang driver, ituloy mo sa Green Hills. Walk-walk Heights. Utos ni Luke sa driver na mabilis nagmaniobra. Ni hindi na namalayan ng dalaga kung saan sila patungo. Walang laman ang isip ni Regina kundi kung paano nalaman ni Angelo Chan ang address nila. Sadyang siya ang sinusundan nito. Hindi nga lamang siya kilala marahil. Pagdating nila sa Wakwak Heights ay pakargang ibinaba ni Luke si Charlene. Sumunod ang dalaga, ang driver ay inilabas ang maleta niya. Anong gagawin namin dito? Tanong ni Regina na iniikot ang paningin sa marangya at modernong condominium building na ang puting pintura'y nagliliwanag sa dilim. Mula pa kanina sa Hong Kong ay wala kayong ginawa kundi ang tumakbo at tumakas sa Regina. At pati bata'y nadadamay. At dahil ang lalaking tinatakasan mo ay tila alam na kung saan ka nakatiray, dumito na muna kayo sa unit ko. Wika nito na tila ba matagal na silang magkakilala. Dininan ang buton ng lift. Mula sa itaas ay bumaba at bumukas ito. Tara na. No, I can manage. May mga kaibigan ako ritong maaari kong tuluyan. Protesta niya. Saka lang muna natin planuhin iyan. Tingnan mo ang bata at nakayup-yup na sa balikat ko. Hinawakan siya nito sa siko at inakay papasok sa elevator. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. Isinandal ng dalaga ang ulo sa dingding ng lift at humugot ng buntong hininga.
Hindi ni Adia kung tamang kasama siya ng estrangherong ito para siyang kriminal na iniiwasan at tinataguan si Angelo Chan. Pero may palagay siyang higit na panganib ang lalaking ito. Kung hindi man sa literal na paraan ay sa katinuan ng isip niya. "Here we are," aniluk sa kanya. At tubiling lumabas ng lift ang dalaga. Nasa 7th floor sila. "Akin na si Charlene." "It's okay, Regina." Wika nito at nagpatiuna. Dalawang pinto ang nilampasan nila bago ang unit nito. Matapos buksan ay pinapasok siya ng lalaki. "This is a bachelor's pad. I hope you'll be comfortable enough kayo ni Charlene." Iniikot ng dalaga ang paningin sa buong unit. At ultra-modern studio-type male pad. Maliit na sala at kusina na kumpleto sa modern necessities. Ang tanging pagitan ng bedroom at sala ay isang minibar na ang likod ay silhouette divider na tila maze in black and white square cubes. At nasisilip din naman ang king size bed. Nagtuloy-tuloy si Luke sa kama at maingat na inilapag ang batang nakatulog na. Siya ay nasulyapan ang telepono na nakahang sa may bar at nilapitan ito. "Maaari ko bang gamitin ang telepono mo? Tatawagan ko lang ang father ko." "Sure." Wika nito at lumakad patungo sa ref at kumuha ng ice cubes. Inilagay sa dalawang wine glass at lumapit sa kanya. Kumuha ng scotch at nagsalin. Itunulak ang isang baso sa kanya. "To smooth rough edges, you're tired and scared." Matabang nitong dagdag and took a swallow. Wala siyang alam isagot doon, isa pa'y may umangat na ng telepono sa kabilang linya. "Ising, ang daddy," bungad niya. "Umalis po ma'am kaninang umaga patungong Paso? De Blas po ba iyon? Isang island resort daw po iyon. Dumating iyong bisita mag-asawang hapon ni Sir kagabi. Ang bilin po niya ay sabihin sa inyong tatlong araw sila roon." Napaungol ang dalaga, hindi makapaniwalang wala ang ama. Bagaman, nabanggit na nito sa kanyang may inaasahang Japanese clients. Napaka-wrong timing namang talaga. Ibinili niya sa katulong na huwag magpapapasok kahit na sinong tao, kahit ano pa ang sabihin. Nasabihin sa kung sino mang magtatanong na nasa labas pa rin siya ng bansa. "What's wrong?" Aniluk na nakasandal sa counter ng bar. "Nasa Christine Resort ang daddy." Wala sa loob niyang sagot at pinaglagos ang mga mata sa pagitan ng divider patungo sa natutulog na bata. Saan sila pupunta ngayon pansamantala? Hindi sila pwede mag-check-in sa malalaking hotel. Knowing Angelo Chan, tiyak na iisa-isahin itong lahat ng hotel sa Maynila. At ano ang malay niya na baka kasalukuyan na siya nitong ipinapahanap? "What are you talking about, Regina? Siguro na may karapatan akong malaman kung sino ang lalaking iniiwasan mo mula pa sa Hong Kong sa pamamagitan ko." Patuyang tanong nito. Nanlulumong dinampot ng dalaga ang baso ng scotch at madaling lumunok. Ang tangkang pag-straight ay napigil dahil hinawakan ni Luke ang kamay niya at kinuha ang baso. "Natitiyak kong alam mo kung paano ang pag-inom ng alak at natitiyak ko rin wala kang balak malasing. At gusto kong ulitin ang tanong ko, sino ang tinatakasan mo?" Si Angelo Chan." Umangat ang mga kilay ni Luke. "And who is this guy kung hindi mo ikagagalit na malaman ko?" "He's very rich and his family's powerful in Hong Kong at kahit dito sa Pilipinas. At may nakapagsabi sa aking kaibigan nila ang president ng Pilipinas kahit noong araw pa." "And what has he got to do with you? Why are you running away from him?" "I have some thing he wants. Or someone?" Pagtutuwid ni Luke na muling dinla sa bibigang alak. Nanlaki ang mga mata ni Regina na patitig dito. At bago pa may lumabas na salita sa bibig niya ay muling nagsalata si Luke. "Si Charlene ba?" "How did you know?" Nagkibit ng balikat ang lalaki. "Hindi mahirap hulaan. Sa tingin ko ay hindi ka naman smuggler ng drugs.
At lalo sigurong wala kang itinatagong mga brilyante riyan sa bag mo, dahil wala kang pakialam kung malagpos sa balikat mo ang bag mo sa pagtakbo. At natitiya kong hindi siya ang ex-fiancé mo dahil nakita ko ang larawan ni Sander sa periyodiko. Ibinaba ng dalaga ang wine glass sa counter at humakbang patungo sa couch. Nanginginig ang mga tuhod niya. Pamangkin ni Angelo Chan si Charlene. Siguro ay nakita mong Chan din ang apelido ni Charlene sa passport. At ano ang kaugnayan mo sa bata? Kasunod nitong tanong. Nag-angat ng mukha ang dalaga dahil nakahimik siya ng kakaiba sa tinig nito, subalit wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha ni Luke. Hinawin niya patalikod ang buhok at sumandal. Actually, kung bloodline ang pag-uusapan ay wala akong relasyon kay Charlene. I've only met her days ago. At sa marahang tinig ay sinabi na rito ang tungkol sa pagkatao ng bata at sa mga magulang nito. Alam mo bang kidnapping ginawa mo? And it is a serious crime, Regina. Sa pagkakataong iyon ay nahimigan ng dalaga ang galit sa tinig nito, sapat upang bumangon ang galit niya. Sa akin ay pinagkatiwala ni Evelyn ang anak niya at nasa akin ang sulat na nagpapatunay niyon. Aniya sa mataas na tinig. Totoong hindi namin kadugo ang bata tulad din ni Evelyn, pero itinuring siyang anak ng daddy at ako bilang totoong kapatid. At tinitiyak ko sa iyong mapapabuti ang bata sa amin kaysa sa pamilya ni Charles. Sila ang dahilan ng kamatay ng mag-asawa. May galit na gumuhit sa mga mata ng lalaki na agad ding nawala. Isang buntong hininga ang pinangkawali nito. Kung tinanggap nila si Evelyn noon pa man, disin sana'y buhay pa sila at hindi maiiwang mag-isa si Charlene. Dapat ay noon pa nila pinag-interesan ang bata. Huli na ang pagbabangong puri nila. Wala kang alam sa mga bagay tungkol sa naging buhay ng mag-asawa, Regina. Ikaw mismo ay sinabi mong mahigit 3 taong walang komunikasyon sa iyo ang stepsister mo. Naningkit ang mata niya sa pagkakatitig dito. Now, wait a minute. Kaino ka ba panig? He sighed wearily. I'm on your side, pero hindi kampihan ito. Inaanilisa ko lang ang mga bagay-bagay. Alalahanin mong lagi nang may dalawang mukha ang coin. Evelyn would not lie. Marami siyang kapintasan pero wala akong natatanda ang kasama roon ang kasinungalingan. Kahit ang mga misdeeds niya ay kusa niyang inaamin, giit niya. Muling huminga ng malalim ang lalaki. You're tired. Magpahinga ka na. There's the bathroom. Nilingan ito ang isang pinto sa pagitan ng bedroom at living room. Bababa muna ako para kuhanin ang bagahe mo. Wait, you don't expect me to stay here. At saan mo gusto magpunta gayong ikaw mismo ang nagsabing maimpluwensya ang Angelo Chana ito? For all you know, kabisado niyang lahat ang mga kilos mo at ang mga kilala mo. Now, rest at pagpanay ko ay planuhin natin ang mabuting gawin. Pagkasabi niya ay lumabas na ang lalaki. Naiwang naguguluhan si Regina. Ano ba itong gulong pinasok niya? At hindi na siya maaaring umatras pa. May ipangako niya sa sarili matapos basahin ang sulat ni Evelyn na hindi niya ibabalik sa mga chance si Charlene hanggang kaya niya. At gagawin niya ang lahat na makakaya upang manatili sa poder nila ng daddy niya si Charlene.